Loy di nagampon ng asong gala inihian. Kim Je bet nang gumawa ng baby. Wilbert inimbitahan si Zainab sa bagong resto nagbatina. Shara sinigurong pagbabalik ng All TV. Ted Filon may hana siya fake news. Pinas, updated ka na ba? Wilbert, inimbita si Zainab sa bagong resto. Nagkabatina. Ibang klase talaga ang internet personality, YouTuber, talent manager at businessman na si Wilbert Tolentino. Bukod sa kanyang YouTube career, ay nakapokus ngayon ang kanyang atensyon sa bagong bukas na restaurant, ang Tokyo Grill, sa number 62 T. Morato, Quezon City. Present sa opening ang ilang mga celebrities gaya nina Sanya Lopez, Jay Manalo, DJ Durano, Lance Raimundo at ang kanyang talent na si Ma'am Inuts. May mga nangintriga at nagtanong kung bakit no show ang isa pa niyang prime talent na si Harleen Hipon Girl Budol. Harleen was in the resto prior to the opening. Nag-vlog din si Harleen sa Tokyo Grill. Nagkaroon ng prior commitment si Harleen kaya hindi talaga siya nakapunta sa official opening ng resto. Pero goods kami ni Harleen, masipag na bata, explain pa ni Wilbert. Tinanong din kay Sir Wilbert kung kamusta na sila ng kanyang kaibigan at internet personality na si Zainab Harake na kanyang nakaalitan noon. Kung matatandaan, nag-FB Live noon si Sir Wilbert at marami silang in-expose laban kay Zainab na may resibo pang screenshot ng combo ng kanilang pag-uusap. Nagkaayos na ba sila ni Zainab? Inimbitehan ba niya si Zainab sa opening ng kanyang resto? Okay na kami ni Zainab. Nagkausap na rin kami, kaya all goods kami. In fact, inimbitehan ko si Zainab sa opening ng Tokyo Grill. And nag-reply naman siya na may prior commitment lang kaya hindi nakadaan. But she promised me na dadaan siya sa Tokyo Grill sa kanyang free time. Sabi pa ni Sir Wilbert. Anyway, maganda ang ambience at reasonable ang price sa Tokyo Grill. Namimigay din ng gift certificate si Sir Wilbert sa kanyang FB Live kaya mag-abangers lang. Isa sa mga attractions ng Tokyo Grill ay ang nakakatuwa na robot waiter na nagsaserve sa mga guests. Pilipinas, updated ka na ba? Loy D, nagampon ng asong gala, inihian. Truly a dog lover, ito ang kahangahangang paglalarawan kay John Lloyd Cruz na nagsadya sa Strays Worth Saving or SWS sa hangaring mag-ampon ng mga nailigtas na galang aso. Ibinahagi mismo ng pamunuan ng SWS that the actor went there to adopt its rescue dogs. Dumating ang aktor kasama ang napapabalitang nobya niyang si Isabel Santos. Sabi ng SWS, there can never be a better way to adopt our rescue dogs than to see the candidates themselves. Bagamat hindi na ipinakita ng SWS kung aling rescue dog ang inampon at inuwi ni John Lloyd, maraming netizens ang humanga sa kanya for his love for animals. Proof nga na kinagigiliwan ng aktor ang mga rescue dogs na yon ay nang kargahin niya ang isa sa mga nandun named Brain. Palibhas ay wala namang pag-iisip ng tulad ng tao ay napaihi si Rain sa mismong damit ni Lloydie. Pero sa halip na mainis, pinuri pa siya ng taga SWS, one of the rescue dogs peed on his clothes, yet John Lloyd even gamely posed for a picture with Rain. Napakaswerte raw kung alinman ang mga nailigtas na stray dog ang inadopt ni John Lloyd dahil ayon sa SWS, tiyak nilang nasa mabuting kamay ito. Ilan lang ang aktor sa mga celebrities na namahagi at maalaga sa mga pet animals. Top of the list nga ay si Sharon Cuneta na nag-ampon din ng asong gala na namataan niya sa set na ginagawang pelikula.
kabilang din si Heart Evangelista na may alagang aspin o asong Pinoy. Kaya kung mapagmahal sila sa mga hayop, sa tao pa kaya? Pilipinas, updated ka na ba? Gerald at Kim, bet nang gumawa ng baby. Aba, mukhang handang-handa ng magka-baby ang real-life partners na sina Gerald Napoles at Kim Molina. For your information, pagkatapos ng 8 taong relasyon, bilang mag-jowa ay noong pandemic lang sila nag-live-in. Bago pa sila nagsama ay nag-iisa lang si Kim at si Gerald ay kasama ang kanyang ina. Kaya nang nag-live-in ang dalawa, kasama ni Gerald ang ina. Dahil di sila bumabata, iniisip na ni Kim at Gerald na bumuo ng sariling pamilya, yung may sariling anak na kasama sa bahay. Sa bagong show ni na Gerald at Kim, ang Team A na ipapalabas sa TV5 simula March 18, Saturday 9:30 PM. Mag-asawa ang kanilang role na may isang anak na babae, kaya biro ng dalawa. Nagkatotoo na may anak kami, malaki na agad. Kasama rin sa cast sina Angeliana at Yayo Aguila bilang magbalae na nagbabangayan. Kasama rin ang child star na sina Giana Aguiron sa direksyon ni Mervin B. Bronyal. Pilipinas! Updated ka na ba? Shara, sinigurong magbabalik ang All TV. Nakadepende ang lahat ng mga kontratang artista ng All TV sa pangako nitong magbabalik ang estasyon in 1 or 2 months. Ito rin ang pinanghahawakan ni Shara Soto kaugnay ng nadamay nilang show na Moms. Ang nasabing programa, which is an acronym of Mommies on a Mission, ay tinampukan ni na Rufa Gutierrez, Maliel Rodriguez at Shara. Isa ito sa 3 programa ng VillarO Network na pansamantala munang hindi umeere along with Wawa Win and Tony. Nagtataka nga raw si Shara kung saan at paano kumakalat ang balitang totally na hindi na sila mapapanood. Anya, nagpo-promote pa nga ako. Marami kasi kaming nakabangkong episodes. All that Shara knows ay inaayos lang daw ang technical problems na kinakaharap nito. We were assured naman na babalik kami in 1 or 2 months, so hindi totoong tuluyan nang sinibak ang show namin, paglilinaw pa ni Shara. Sa isa kasing magkahiwalay na ulat, namataan ang chopper ni Willie Revillame na lumanding sa heliport na Will Tower. Marami rin daw sasakyan ang nakahimpil sa Scout Albano kung saan ang nasabing gusali. Ayon sa isang eyewitness account, posibleng pinaglimitingan ng pamunuan ng All TV ang susunod nilang hakbang. Balitang sa darating na July, magbabalik ang mga programang pinatigil muna. Taking this into account, mukhang may credence ang sinasabi ni Shara na 1 hanggang 2 buwan ay fully operational na uli ang All TV. Sumobra nga lang si Shara sa pagkalkula. At least, sabi nga ni Rupa, hanggat hindi nagbabalik ang mom sa ere, ay bayad sila. Pilipinas, updated ka na ba? Fed Filon, may hana siya fake news. In full force ang halos lahat ng mga A-listers sa Radyo 5 nang ilunch ito recently bilang Radyo 5 True FM. Sa lahat ng nandun ay natutok ang karamihan sa natanong kay Ted Filon na veterano sa radio industry. For your information, nagsimula si Manong Ted sa ABS-CBN-DZMN at nang hindi ito nakapag-renew ng prangkisa ay lumipat siya sa Radio 5. Bilang veteran na sa broadcast industry, ay kinunan si Manong Ted ng reaksyon tungkol sa naglipa ng mga fake news sa social media. Nakakalungkot pero totoo yan.
Dahil sa paglaganap ng social media, lumaganap din ang fake news. Kaya ako, I'm not really into social media. Wala nga akong Facebook, wala akong Twitter account, and IG account. At sa gitna ng naglilipa ng fake news, kailangan nating paglabanan yan ngayon ng totoo at tunay na balita. Yun naman ang dapat dahil deserving ang mga tao na maging informed ng mga tunay na balita at hindi yung fake news, sabi ni Manong Ted. Tama. At sa bagong Radyo 5 ay inintroduce nila ang Citizens Journalist at ang Mobile Journalist or Mojo. Si Manong Ted ang nagtitrain sa mga Mojo. I need to be honest na hindi ako competent sa vlogging, kaya what I can do sa mga Mobile Journalist ng Radyo 5, tinitrain ko sila ng basic reporting. Sila kasi ang tinatawag na one-man team. Sila ang cameraman, editor, reporter at sila rin ang naghahanap ng balita na napaka-importanting training na dapat maalis ang kaba ng reporter kapag tinatawag ng anchor ang established confidence while reporting, sabi pa ni Ted. Sa mga citizen journalist naman, hiling niya na sana ay mas dumami pa ang mga taong ito at pagjo-joke niya sa sana mas lumaki pa ang kita. Binanggit din ni Manong Ted na hindi na mamatay ang radyo kahit na sinasabing mas tinatangkilik ng generation ngayon ang online media. Radio is the most affordable medium. Babaksak ang lahat, but radio will be there. Sa panahon ng emergency and kalamidad, wala lang lahat pero nandyan ang radyo. Kaya definitely, radio will be here. Ang lahat ng klase ng media platform ay nag-evolve pero ang radio nandyan lagi at masasandalan ng mga tao lalo na ang True FM 92.3, sabi ni Ted Filon. Hinahabol din ni Manong Ted na ang radyo ang kanyang first love mula noon hanggang ngayon at nasa radyo raw siya hanggang sa malagutan siya ng hininga. Kaya nagpapa-stem cell rin ako, joke ulit ni Ted. Banggit din ni Manong Ted na meron silang pabida sa kanilang programa sa Radyo 5 tuwing umaga kasama si DJ Chacha at namimigay sila ng premyo na 2,000 pesos. Anyway, ayon kay Ma'am Cherry Baile, ang 92.3 Radyo 5 True FM ay may hatid na bagong era sa pagbabalita at pagpapalaganap ng serbisyong publiko. May bagong logo na rin ang nasabing station at may bagong tagline pa ito na Dito Tayo sa Totoo. Kasama rin ni Manong Ted si Namon Galvez, Lord Rivera, Noni Ella, Danton Remoto, Brother Jun Banaag, Cheryl Cosin, Dr. Edil Calvario, Christopher Neen, Stanley Chi, Laila Chicadora, at Senator Raffy Tulfo. Pinas! Updated ka na ba? Wilbert, inimbita si Zainab sa bagong resto. Nagkabatina. Ibang klase talaga ang internet personality, YouTuber, talent manager at businessman na si Wilbert Tolentino. Bukod sa kanyang YouTube career, ay nakapokus ngayon ang kanyang atensyon sa bagong bukas na restaurant, ang Tokyo Grill, sa number 62 T. Morato, Quezon City. Present sa opening ang ilang mga celebrities gaya nina Sanya Lopez, Jay Manalo, DJ Durano, Lance Raymundo at ang kanyang talent na si Ma'am Inuts. May mga nangintriga at nagtanong kung bakit no show ang isa pa niyang prime talent na si Harlene Hipon Girl Budol. Harlene was in the resto prior to the opening. Nag-vlog din si Harlene sa Tokyo Grill. Nagkaroon ng prior commitment si Harlene kaya hindi talaga siya nakapunta sa official opening ng resto. Pero goods kami ni Harlene, masipag na bata, explain pa ni Wilbert.
tinanong din kay Sir Wilbert kung kamusta na sila ng kanyang kaibigan at internet personality na si Zainab Harake na kanyang nakaalitan noon. Kung matatandaan, nag-FB Live noon si Sir Wilbert at marami sa lang in-expose laban kay Zainab na may resibo pang screenshot ng combo ng kanilang pag-uusap. Nagkaayos na ba sila ni Zainab? Inimbitehan ba niya si Zainab sa opening ng kanyang resto? Okay na kami ni Zainab. Nagkausap na rin kami, kaya all goods kami. In fact, inimbitehan ko si Zainab sa opening ng Tokyo Grill. And nag-reply naman siya na may prior commitment lang kaya hindi nakadaan. But she promised me na dadaan siya sa Tokyo Grill sa kanyang free time. Sabi pa ni Sir Wilbert. Anyway, maganda ang ambience at reasonable ang price sa Tokyo Grill. Namimigay din ng gift certificate si Sir Wilbert sa kanyang FB Live kaya mag-abangers lang. Isa sa mga attractions ng Tokyo Grill ay ang nakakatuwa na robot waiter na nagsaserve sa mga guests. Pinas, updated ka na ba? Lloydie, nag-ampon ng asong gala, inihian. Truly a dog lover, ito ang kahangahangang paglalarawan kay John Lloyd Cruz na nagsadya sa Strays Worth Saving or SWS sa hangaring mag-ampon ng mga nailigtas na galang aso. Ibinahagi mismo ng pamunuan ng SWS that the actor went there to adopt its rescue dogs. Dumating ang aktor kasama ang napapabalitang nobya niyang si Isabel Santos. Sabi ng SWS, there can never be a better way to adopt our rescue dogs than to see the candidates themselves. Bagamat hindi na ipinakita ng SWS kung aling rescue dog ang inampon at inuwi ni John Lloyd, maraming netizens ang humanga sa kanya for his love for animals. Proof nga na kinagigiliwan ng aktor ang mga rescue dogs na yon ay nangkargahin niya ang isa sa mga nandun named Green. Palibhas ay wala namang pag-iisip ng tulad ng tao ay napaihi si Rain sa mismong damit ni Lloydie. Pero sa halip na mainis, pinuri pa siya ng taga SWS, one of the rescue dogs peed on his clothes, yet John Lloyd even gamely posed for a picture with Rain. Napakaswerte raw kung alinman ang mga nailigtas na stray dog ang inadopt ni John Lloyd dahil ayon sa SWS, tiyak nilang nasa mabuting kamay ito. Ilan lang ang aktor sa mga celebrities na namahagi at maalaga sa mga pet animals. Top of the list nga ay si Sharon Cuneta na nag-ampon din ng asong gala na namataan niya sa set na ginagawang pelikula. Kabilang din si Heart Evangelista na may alagang aspin o asong Pinoy. Kaya kung mapagmahal sila sa mga hayop, sa tao pa kaya? Pinas, updated ka na ba? Gerald at Kim, bet nang gumawa ng baby. Aba, mukhang handang-handa ng magka-baby ang real-life partners na sina Gerald Napoles at Kim Molina. For your information, pagkatapos ng 8 taong relasyon, bilang magjowa ay noong pandemic lang sila nag-live-in. Bago pa sila nagsama ay nag-iisa lang si Kim at si Gerald ay kasama ang kanyang ina. Kaya nang nag-live-in ang dalawa, kasama ni Gerald ang ina. Dahil di sila bumabata, iniisip na ni Kim at Gerald na bumuo ng sariling pamilya, yung may sariling anak na kasama sa bahay. Sa bagong show ni na Gerald at Kim, ang Team A na ipapalabas sa TV5 simula March 18, Saturday 9:30 PM. Mag-asawa ang kanilang role na may isang anak na babae, kaya biro ng dalawa, nagkatotoo na may anak kami malaki na agad.
kasama rin sa cast sina Angeliana at Yayo Aguila bilang magbalae na nagbabangayan. Kasama rin ang child star na sina Giana Aguiron sa direksyon ni Mervin B. Bronyal. Pilipinas, updated ka na ba? Shara, sinigurong magbabalik ang All TV. Nakadepende ang lahat ng mga kontratang artista ng All TV sa pangako nitong magbabalik ang estasyon in 1 or 2 months. Ito rin ang pinanghahawakan ni Shara Soto kaugnay ng nadamay nilang show na Moms. Ang nasabing programa, which is an acronym of Mommies on a Mission, ay tinampukan ni na Rufa Gutierrez, Maliel Rodriguez at Shara. Isa ito sa tatlong programa ng Villar-owned network na pansamantala munang hindi umeere along with Wawa Win and Tony. Nagtataka nga raw si Shara kung saan at paano kumakalat ang balitang totally na hindi na sila mapapanood. Anya, nagpo-promote pa nga ako. Marami kasi kaming nakabangkong episodes. All that Shara knows ay inaayos lang daw ang technical problems na kinakaharap nito. We were assured naman na babalik kami in 1 or 2 months, so hindi totoong tuluyan nang sinibak ang show namin, paglilinaw pa ni Shara. Sa isa kasing magkahiwalay na ulat, namataan ang chopper ni Willie Revillame na lumanding sa heliport ng Will Tower. Marami rin daw sasakyan ang nakahimpil sa Scout Albano kung saan ang nasabing gusali. Ayon sa isang eyewitness account, posibleng pinagmimitingan ng pamunuan ng All TV ang susunod nilang hakbang. Balitang sa darating na July, magbabalik ang mga programang pinatigil muna. Taking this into account, mukhang may credence ang sinasabi ni Shara na 1 hanggang 2 buwan ay fully operational na uli ang All TV. Sumobra nga lang si Shara sa pagkalkula. At least, sabi nga ni Rupa, hanggat hindi nagbabalik ang mom sa ere, ay bayad sila. Pilipinas, updated ka na ba? Ted Filon may hanasya fake news. In full force ang halos lahat ng mga A-listers sa Radyo 5 nang ilunch ito recently bilang Radyo 5 True FM. Sa lahat ng nandun ay natutok ang karamihan sa natanong kay Ted Filon na veterano sa radio industry. For your information, nagsimula si Manong Ted sa ABS-CBN-DZMN at nang hindi ito nakapag-renew ng prangkisa ay lumipat siya sa Radyo 5. Bilang veteran na sa broadcast industry, ay kinunan si Manong Ted ng reaksyon tungkol sa naglipa ng mga fake news sa social media. Nakakalungkot pero totoo yan. Dahil sa paglaganap ng social media lumaganap din ang fake news. Kaya ako, I'm not really into social media. Wala nga akong Facebook, wala akong Twitter account and IG account. At sa gitna ng naglilipa ng fake news, kailangan nating paglabanan yan ngayon ng totoo at tunay na balita. Yun naman ang dapat dahil deserving ang mga tao na maging informed ng mga tunay na balita at hindi yung fake news, sabi ni Manong Ted. Tama. At sa bagong Radyo 5 ay inintroduce nila ang Citizens Journalist at ang Mobile Journalist or Mojo. Si Manong Ted ang nagtitrain sa mga Mojo. I need to be honest na hindi ako competent sa vlogging, kaya what I can do sa mga Mobile Journalist ng Radyo 5, tinitrain ko sila ng basic reporting. Sila kasi ang tinatawag na one-man team. Sila ang cameraman, editor, reporter at sila rin ang naghahanap ng balita na napaka-importanting training na dapat maalis ang kaba ng reporter kapag tinatawag ng anchor
ang established confidence while reporting, sabi pa ni Ted. Sa mga citizen journalists naman, hiling niya na sana ay mas dumami pa ang mga taong ito at pagjo-joke niya sa sana mas lumaki pa ang kita. Binanggit din ni Manong Ted na hindi na mamatay ang radyo kahit na sinasabing mas tinatangkilik ng generation ngayon ang online media. Radio is the most affordable medium. Babaksak ang lahat, but radio will be there. Sa panahon ng emergency and kalamidad, wala lang lahat pero nandyan ang radyo. Kaya definitely, radio will be here. Ang lahat ng klase ng media platform ay nag-i-evolve pero ang radio nandyan lagi at masasandalan ng mga tao lalo na ang True FM 92.3, sabi ni Ted Filon. Hinahabol din ni Manong Ted na ang radyo ang kanyang first love mula noon hanggang ngayon at nasa radyo raw siya hanggang sa malagutan siya ng hininga. Kaya nagpapa-stem cell rin ako, joke ulit ni Ted. Banggit din ni Manong Ted na meron silang pabida sa kanilang programa sa Radyo 5 tuwing umaga kasama si DJ Chacha at namimigay sila ng premyo na 2,000 pesos. Anyway, ayon kay Ma'am Cherry Baile, ang 92.3 Radyo 5 True FM ay may hatid na bagong era sa pagbabalita at pagpapalaganap ng serbisyong publiko. May bagong logo na rin ang nasabing station at may bagong tagline pa ito na Dito Tayo sa Totoo. Kasama rin ni Manong Ted si Ramon Galvez, Lord Rivera, Noni Ella, Danton Remoto, Brother June Banaag, Cherry Cosin, Dr. Edil Calvario, Christopher Min, Stanley Chi, Laila Chicadora, at Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-subscribe na po sa aming YouTube channel, Pilipinas Updated, at i-click ninyo ang notification bell button para ma-update po kayo sa mga bago naming balita. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!